lagyan natin ng secret ingredient. What? This day is a special day, kaya po magluluto po tayo ng special din. Birthday po ng ating lovey dog, kaya magluluto po tayo ng special na beef caldereta. Umpisa natin sa paglagay ng mantika at butter, at ipapan-fry natin ang beef cube. Habang ating pina-pan-fry ang ating beef cubes, lalagyan natin ng asin at pamintang durog. Kapag na-pan-fry na natin lahat ng beef cubes, set aside muna natin to. At sa same pan, mag-iisa tayo ng sibuyas. Bawang. Pagluto na ang bawang at sibuyas, isama na rin natin yung kamatis. Ten pieces po ng kamatis yan, yung malalaki. Kasi po, hindi tayo maglalagay ng pieces. Kamatis lang. Be sure po na lutong-luto yung kamatis para po lumabas yung flavor niya. Paglutong-luto na po ang kamatis, lagyan po natin ng roasted bell pepper. Nag-roast po ako ng dalawang bell pepper. After nun, ilagay na po natin yung ating pinan-fry na beef cubes. At lagyan natin ng Worcestershire sauce. Yun na nga yun. Hindi ko mabanggit kasi ang hirap mong banggitin. Basta Worcestershire sauce. Yun na yun. At lagyan po natin ng 1 can of pineapple juice. Ang pineapple juice kasi mas mainam na pampalambot ng karne. At 3 pirasong bay leaves.
At lagyan na rin po natin ng chorizo de Bilbao. Sira ba to? And lagyan po natin ng 1 can of whole peeled tomato. Nabibili po yan sa mga grocery store. And Reno liver spread. Dapat po Reno liver spread lang po ah. Reno, baka naman. After po nun, ready na po tayong palambuti ng ating beef. Makukuluan po natin ito for 2 hours. Low to medium heat lang po ang ating apoy para po hindi po masunog ang ating niluluto. At habang nagpapakulo po tayo, tayo po ay magpiprito ngayon. Ipa-fan fry po natin yung ating carrots at saka yung patatas and olives. Sa mga Mars po natin dyan na hindi ko po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Please like and share na rin po this video. Salamat! So bango-bango the olives, grabe. Ang bango ng olives. Set aside muna natin to. At after 2 hours ng pagpapakulo at pagpapalambot ng beef, pwede na nating ilagay yung veggies na ating tinanfry kanina. So bango-bango. Grabe, ang bango talaga. Wow! Hindi pa siya luto pero mukha na siyang masarap. Lagyan natin ng creamy beef ebak para mas maging creamy at mas maging beefy ang ating kalderetang baka. At lagyan natin ng cheese. Cube cheese. Optional po ito kung gusto nyo. And lagyan na rin natin ng fresh bell pepper.
lagyan natin ng secret ingredient. 1 tablespoon of peanut butter. Ito po ang magpapasarap talaga dito. Lagyan natin ng pamintang durog. Ginagawa mo! Sana'y nagustuhan niyo po ang ating video ngayon. Kung nagustuhan niyo po, huwag niyo po sanang kalimutang i-like at i-share ang video nito. At huwag niyo na rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga latest video na i-upload ko. Maraming salamat! Till my next video! Bye!